Let's check in on the weather. Following Karina's onslaught, a new low-pressure area has been spotted near Mindanao. Pagasa says its chance of developing into a tropical cyclone remains slim as of the moment. For now, the southwest monsoon or habagat continues to trigger rains here in Metro Manila, as well as in other parts of Luzon and Visayas. Meanwhile, Gaimi, locally known as Karina, has made landfall over Fujian province in China. About 150,000 people, mainly from coastal fishing communities, have been relocated. Most flights were canceled and some 1,500 highways were shut off. Prior to that, Gaimi brought torrential rains over Taiwan. Residents in Kaohsiung scrambled to salvage their belongings as flood water rose around their homes. This is the strongest typhoon to hit Taiwan in the last 8 years. Now, let's get updates from Bulacan, which is now also under a state of calamity. We have with us Vice Governor Alex Castro on the line. Magandang umaga, Vice. Thank you very much for joining us. Good morning, Sir Angelo and Ma'am Angel. Yes, Vice, of course, we'd like to ask, kamusta na po ang mga lugar dyan? Is it baha pa ba sa probinsya? Sa kabuuan po, sir, ngayon ay bumababa na yung tubig. Mm-hmm. Yung mga kalsada natin along MacArthur Highway ay passable na. At maraming ngayon yung ang problema ngayon dito yung mga parang mga putik na galing dun sa pagbaha, no? Yung parang tinatawag nilang balnek galing dun sa mga ilog, yes, na sumampas sa kalsada, mm-hmm, sa mga bahay. Mm-mm. But overall po, ay halos sa talagang recovering naman na po ang Bulacan. Yes, ma'am. Ngayon, nasa, yung mga baha talagang mabababa na lang. Kaya ngayon, nalilinis na lang sila ng mga bahay nila sa kanilang mga gamit. Kamustahin na rin po natin, Vice, yung, ano po, no, yung rescue operations. May mga naulat po ba tayong injured, casualties, missing? Go ahead po. Yun, sa naging itong nakaraang mga araw, lalong-lalo na nung pasagsaga ng bagyong Karina, talagang lubog na lubog yung mga ibang mga municipalities, especially, mm-hmm, yung Marilao, especially yung Marilao and Meycauayan. At talagang umabot hanggang sa second floor ng bahay nila. At yung iba, bubong na lang talaga yung nakikita. Kaya ako mismo, personal ako nagre-rescue, mm-hmm, that day. Talagang ako talagang delikado dahil may mga naiwan talaga mga bata sa bahay. At yun yung mga reported casualties, no? Merong mga bahay na naiwan yung bata. At ngayon, mga nalunod. Mm-hmm. Dahil yung ragasaan ng current rain yung naging problema. Kaya marami po ang mga nasirang bahay. So, mm-hmm, meron po tayo mga reported casualties. Well, pina-finalize lang kung ilan din talaga. Marami rin mga bahay na nasira. At marami din po na talagang naapektuhan dito sa lalawigan ng Bulacan. Vice, gusto ko lang matanong po, no, ilan po ang estimate nyo na naapektuhan sa Bulacan, yung families po? And as of now, kamusta rin po ang situation natin sa evacuation centers natin? Sa kasalukuyan po, yung mga pamilya po na naapektuhan ay umabot po ng 7,388. Mm. At equivalent po yan sa 27,130 individuals. And yun po. At ito po ay mula sa 23 o 23, mm-hmm, na bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Bulacan, except po yung DRT, kasi yung DRT so mataas, yes, yun. Pero halos lahat po ng bayan at cities po na affected po talaga. Mm-hmm. At yun, marami pa rin po ang mga nasa evacuation centers po hanggang sa ngayon. And ano po yung mga, as of now po, ano po yung mga kailangan ng mga kababayan po natin na nasa evacuation centers pa rin po? Kahapon nung pag-iikot ko, after nung medyo maaraw, bumaba na yung mga tubig, so nagre-rescue pa rin ako kahapon. Pero marami pa rin mga nasa bahay, ayaw na nilang magpunta sa evacuation, mm-hmm, centers. Gusto na lang nila talaga yung, right, basic needs nila, yung tubig, pagkain. Kahapon umikot din kami ni Governor Daniel Fernando sa mga evacuation centers, so nagbigay na rin po tayo ng mga konting tulong sa kanila. So kahapon din po ay nag-state of calamity na rin po ang Bulacan, mm-hmm, para po
mas lalo pa tayong makatulong sa mga kababayan natin na naapektuhan po nitong bagyo. Kasi bukod po din sa mga nasa evacuation centers, halos marami din po yung mga talagang naapektuhan na wala sa evacuation centers. So talagang halos buong Bulacan po talagang naapektuhan. Pero Vice, of course may mga areas of concern tayo dyan sa Bulacan. Ano ba yung mga lugar po na talagang kailangan pagtuunan ng pansin dahil mas malala ang nangyari sa kanila? Pag-ikot ko, talagang ang naapektuhan talaga yung Marilao and may Kawayan. Meron din sa Kalumpit, sa Hagunoy. Hanggang ngayon kasi talagang may mga tubig pa din doon. Dito sa ang problema ng ngayon talaga yung mga nasirang bahay, mga sirang mga gamit dito sa Marilao and may Kawayan, saka yung mga putik na naiwan ng baha. Pero madagdag lang advice, no? Kasi sa DOH, naglabas rin sila ng advisory about leptospirosis. So nagmo-monitor po tayo dyan kasi kailangan daw ata magbigay ng gamot. I think it's doxycycline. So ganito po ang ginagawa rin po ba sa Bulacan? Yes, of course. Dahil talagang lubog sa baha hanggang ilang araw na. Kaya yung ating mga health centers ay nagpapamigay ng mga gamot para sa leptospirosis dahil babad talaga eh. Babad, hindi lang nabasa, babad talaga sa baha yung mga kababayan namin this past few days. And ngayon medyo kahit papano, umuhupa na. Kaya importante yung health ng mga kababayan natin kasi baka inom sila ng gamot patungkol po dito. When it comes to that medicine po, meron naman po tayong enough supply kasi sa ibang lugar po, like in Marikina, we've heard several reports na nagkakaubusan po ng ganitong klaseng gamot. As of now po, wala pa naman pong reports na nagkakaubusan. So hanggang sa ngayon, may mga available pa naman po sa mga health centers natin at sa mga RHU natin. No. Vice Gov, no, alam naman po natin na kapag nagbabagyo po sa, talaga ang Bulacan, isa sa mga natatamaan po talaga ng mga pagbaha. No? Ano po ba yung ginagawa ng ating LGU para po at least man lang po malesen yung mga pagbaha po sa mga areas na ito? Kasi ito talaga, may matatandaan ninyo last year, nagkaroon na ng egay sa Calong Falcon. Nahit din ang Bulacan, talagang naapektuhan. So nagpunta pa nga dito si President BBM at napag-usapan yung mga holistic approach. So talagang kailangan po talaga dito is yung tulong-tulong from national government hanggang sa provincial government, hanggang sa mga LGUs para po ito ay maibsan. And the part of the provincial government ay nag-launch na po kami ng project namin, yung pagdedredge ng atin pong mga main rivers. Kasi ang problema ay yung mababaw na po yung mga ilog dito sa Bulacan. Mm-hmm. Kaya po umaapaw. Kaya yun po yung nakikita po namin isang solusyon ay madredge po yung mga main rivers po natin at yung mga maliliit na rivers para po ito ay yung mga baha po ay hindi na umabot hanggang sa kalsada o maibsan man lang po yung mga baha dito sa Bulacan. And isa din po sa nakikita natin, itong bagyo, ang daming basura na lumabas dahil po sa dito sa bagyong ito. So dapat po sana yung lahat tayo may batas na about dito sa solid waste management. Ang kailangan na lang po yung strict implementation ng mga local chief executive and then po syempre yung tamang disiplina ng mga tao para po hindi kunsan-saan lang magtapon. So talagang collective efforts po. And then syempre dapat mahiling din po kami ng tulong sa national government na talagang magkaroon po ng maayos na plano para po hindi po taon-taon mga taon-taon na po may problema. Kailangan po sana meron ng mga solusyon na mapagtutulungan po kasi talagang malaking hindi kapag for example dito sa Bulacan ganito gawin namin pero sa Pampanga sa mag-arap kasi connected po kasi lahat dapat po talaga parehas na gumawa ng aksyon, magtulong-tulong para po hindi na po umuabaman man lang po yung tubig baha dito sa aming lalawigan at sa buong Central Luzon. Oo, last question po, Vice Gov, kasi may ibang mga LGU nagsasabi o ibang mga residente na nakabase po sa kanilang obserbasyon ay nagulat daw yung mga LGU dito sa naging hagupit ni Typhoon Karina na pina-enhance nga po ng habagat. So, in your case po dyan sa Bulacan, may ganun din po ba? Nagulat din po ba kayo? Hindi
di rin kayo nakapaghanda properly when it comes to disaster management? Sa paghahanda po, tingin ko naghanda naman po ang ating provincial disaster at ang mga LGUs. Ang naging ang siguro ang nabigla dito yung dami ng ulan. Yeah. Kasi kung makukumpara ito sa Undoy, sabi nga mas maraming tubig ang binaba nitong ulan ng bagyong ito kumpara sa Undoy. So talagang in a span of ilang oras talagang ang tagsaho ng tubig eh talagang napakalaki. Kaya kumbaga po parang kung mga barado po yung mga drainage natin yung mga dadaluyan ng tubig because we welcome yung ating pong development pero sa ganitong pagkakataon nasa sakripisyo po talaga yung ating environment dahil po wala nang malabasan ng tubig so kapag sobrang dami po ng tubig na bumagsak walang malabasan yung tubig walang mapuntahan dumidiretso po talaga sa kalsada at saka sa mga bahay so prepared naman po siguro yung sobrang dami ng ulan yun po yung hindi inexpect na kasi hindi po siguro po hindi po ganun na hindi rin po inexpect na ganito kadami talaga yung ulan na ibabagsak itong pag-unit. Last po pala ito, naalala lang po ako, Vice Go. Paano po pala, meron din po ba tayong mga displaced families dahil nga po dito sa epekto ng bagyo na ito, yung talagang hindi na po nila mababalikan yung kanilang mga tahanan? And ano po ba yung plano ng Bulacan na government po regarding this? Meron tayong mga nasira talaga mga bahay, lalo na yung mga nasa tabi ng mga kailugan, yung mga hazard, geo-hazards natin. So, because of the state of calamity, siguro mas madali tayo makakatulong sa kanila na makapagsimula ulit ang kanilang mga bahay, ang kanilang pamumuhay. Meron po mga reported talagang mga bahay na mga nasira because of this type. And so far po, wala pa po tayong exact number po, no? Yung initial assessment natin sa mga damage and number of, yun nga po, mga injured and missing. We'll just get back to you on that po. Yes, kasalukuyan pa rin pong nagre-reports yung bawat LGU ng mga kanilang mga reports para po sigurado po yung figures po natin. Alright, with that, thank you for joining us, Bulacan Vice Governor Alex Castro. Stay safe po. Maraming salamat po, Sir Ma'am Angel and Sir Angelo, mga Castro. Oo, mga Castro din. Correct. Baka mag-anak kayo. thank you, Vice. Oo. Salamat. Oo nga, Castro din kung, pala siya. Kung Ilocos siya, magkamagana ka. Oo, pero yun nga, of course, yung Bulacan talagang yearly yan. Kapag may bagyo talaga, nakikita natin yung epekto ng bagyo sa kanila. And actually, meron ako before, long time ago, na pinuntahan na bayan sa Kalumpit, Bulacan, na isang street doon talagang submerged sa baha. Buong taon, wala nang nagagawa. Sa Central Luzon kasi Bulacan is on a downslope. Sinasabi niya from Pampanga all the way from the Nueva Ecija. Pababa yan patag niya. So kaya nga sinasabi ni Vice, kahit ano pang preparedness sila in infrastructure and flood mitigating projects, pag hindi naaayos yung flow from the Pampanga area all the way to sa Central Luzon sa mga Nueva Ecija, ganun din ang mangyayari, babaha at babaha. Hindi makakalabas ng Bulacan yung tubig. Alright, sige. Coming up,